Hello guys, it's me again, Honey, and tanong ko, sagot ko. So, dito na naman tayo. Topic for today is another culture differences ng mga German at saka sa atin, sa Pilipino. Hello! So, I'm off to school. Tuesday and Thursday, my school ako. So, Ay, meron akong dalawa. Yung una is yung pag ikaw ay sa Pilipinas, balihed ka sa trabaho or may ano ka ba? Kaya or may kaya ka sa parang pagtingin ng tao sa iyo, may ano ka, may pera or yung parang ano ka na nasa office nagtatrabaho, yung parang ganun, yung as in may trabaho ka lang or something or may naka-abroad lang sa inyo or naka-abroad ka lang, tapos tinatawag ka na agad na madam or sir or ganyan. Diba? So parang automatic sir ka na or madam ka na or ma'am ka na, ganun. Dito guys, hindi. Pag ikaw, boss mo man siya or mayaman man yan or alam mong may business yan, tatawagin mo pa rin siya ng ano, per name or much better yung family name niya or C means it's a formal one. And there's an informal is do, like you, or yeah, other one is like see, it's more pagalang, yung pagalang siya. Hindi ibig sabihin na matanda ka or mas ano ka sa kanya, kundi sa pagalang mo sa kanya, which hindi kayo connected, hindi kayo family, hindi kayo magkakilala, kaya galangin mo siya, so tatawagin mo siyang si. So, pag kilala mo na siya at inallowed na niya sa'yo na do, or kahit yung sa work nyo, inallowed kayo ng chef nyo or chef ninyo or boss ninyo na mag-do, na mag-like, tawagan kayo ng name at saka do. Dito, kahit ano pa yan guys, i-ano mo siya, formal name or informal names siya. Hindi yung, hoy, sir or sir, ma'am, madam, ganun. Hindi ganun guys. So, dapat, ay hindi naman dapat, I mean, walang ano, kahit walang lamangan ba yung ano mo sa kanya, respeto is by ano lang, pagtawag or you know, kahit matanda pa yan or bata pa yan, galangin mo kung anong gusto niyang itawag niya sa kanya. So hindi ibig sabihin na hambog or something like that, but may ano sila, yung paggalang ng pagtawag sa kanila. So yun at saka hindi porket mayaman siya sa iyo, so dapat tawagin mo na siyang sir or ma'am or madam, something like that. So yun, isa na yun. At second is yung as in sa Pilipinas guys, 'di ba? Super mag-ano lang, may party lang or may a-attend ka lang or may ano ka lang diyan, bibili agad ng magarang damit or magpagawa agad or something like that. Yung iba nga, di ba, hindi nga nag-uulit. Ako guys, sorry. Same lang yung jacket ko guys, or clothes ko. Sorry naman, hindi ako, ano, kagaya sa iba na nagpapa-impress sa mga damit nila. No, sorry for that. Pero, yung ano ko kasi is, na comfortable ako. At saka, pwede mo naman suotin yung nabili mo. I mean ba, kung, hindi naman siguro masama kung paulit-ulit yung damit ko, di ba? Sorry na lang sa inyo. Kasi nga, hindi ko naman ano yun na bakit ako bibili lang ng bagong damit for the content lang, di ba? Or, you know, to impress people. Okay lang, sana kung mag-earn ako ng as in millions, di talagang itodo ko yung ano ko, outfit ko, kung yun ang gusto ninyo, di ba? But anyway, so dito nga, kahit sino pa yan, kahit mayaman yan, paulit-ulit dito guys ng damit, hindi sila nag-aano kung anong suotin mo. Of course, there are also may ano sila na occasion na formal yung suotin. Syempre, may mga occasion na sila na yung sinusuot nila is formal, something like that. Yung kunwari nung communion ba yan guys, yung sa mga
mga ano, mga bata ba. So sa dalawa kong anak, way back then, nagpa-communion kami. Before ha, before, ano talaga sila guys, as in krabate yung papa, yung ako dapat damit lang siya, dress lang siya, hindi pwede mag-pants, parang pwede naman pero not so ano, welcome pa before ha yung mga pants pa. Ngayon okay na siya na mag-pants lang or something like that. So yeah, pero before, yeah, naka-formal talaga sila or kahit yung ano lang pag may ini-invite silang, pag ini-invite ka, so parang naka-dress naman silang formal, hindi naman yung kusot-kusot na ano suot no or lumang-luma yung sinusuot. Meron naman din sila mga occasion na formal, pero yung sa normal daily ano lang, daily life lang, sinusuot na paulit-ulit lang din guys, hindi sila nagpa-impress. At saka hindi sila sa ano na, 'di ba, sa kung pwede nga lang puro marke, puros ano branded yung suotin. Hindi sila dito guys, sa kanila okay lang na kahit branded, as long, I mean, hindi yung luxurious na brand ha. I mean, meron na mga brand dito na German made brand na magagaling din, magaganda din, matitibay kaysa sa mga luxus brand na other country. Meron naman, at saka mas mura pa siya. Pero mas matibay nga, mas kasing tibay nung mga luxus brand, ganon. Kaya sa kanila dito, meron sila mga ano din, mga brand din. Pero hindi naman sa ano, gusto nila is ano, kung palagi nila susuotin yan, mas gusto nila din matibay. Pero anyway, may other ano sa thinking, other ano sa mindset na okay lang na hindi kasing ano, kasing tagal ba na suotin or something like that. Basta yung ano sila, yung hindi sila nahihiyang suot, pabalik-balik yung suot nila. Pero mayaman sila guys, I mean, hindi ibig sabihin wala silang pera. So yun ang ano sa kanila dito, hindi sa Pilipinas, 'di ba, ang gagara ng mga damit, mga branded, hindi naman tunay. Sorry na ha, sorry naman, hindi naman sa ano ha paglalait, pero yun nga, hindi naman tunay or tunay nga, wala namang lamang pera yung bag niyang branded, 'di ba? So I mean, better ano lang be humble or ano sa kanila dito, ganun sila. So yun ang other na diferensya din sa mga German at saka sa atin. So yeah, yun ang ano sa akin din. Na ano ako dito, yung parang nagustuhan ko din. I mean, much better like that. Wala lang, na-remind ako kasi may nabasa kasi ko somewhere na open forum ba na parang ganon. So, yeah, nabasa ko lang. At saka, yun din ang ano ko na-adapt ko dito sa Germany. Thanks for watching. It's me again, honey. And please don't forget to subscribe and follow my Facebook page. Thank you. Bye-bye.